Matapos nga ang big time win netong Boston Celtics kahapon, mga idol, ang kanilang coach sa kanyang post-game interview ay naging proud nga sa kanyang team. Sinabi niya nga, mga idol, tinitingnan nga daw niya ang team ng Boston Celtics as a unit, a complete team. At kapag tinignan nga daw natin ang mga team kagaya ng Brooklyn Nets na merong Kevin Durant, Milwaukee Bucks na merong Giannis Antetokounmpo, Miami naman na may Butler, ipinagmamalaki nga daw ng team ng Boston Celtics, mga idol, na sila'y naglalaro ng together. Hindi nga sila, mga idol, star-centered. Kumbaga, ang pinapalabas nga ni Coach Ime Udoka, mga idol, na hindi lang sila nagpo-focus sa kanilang mga star player, kundi buong team, mga idol. Hindi nga porket star player na ay siya na palagi. At kita nga natin, mga idol, ang example niyan sa Game 1 kung saan ang mga role players nga ng team ng Boston Celtics, mga idol, ang talagang nagpanalo dito sa kanila sa Game 1. Sila Al Horford, etong sila Derrick White, at pati na nga rin si Peyton Richard. Tumulong syempre ang kanilang mga star player na sila Jaylen Brown, si Smart, pati na rin si Jason Tatum. Pero kagaya nga, mga idol, neto nang sinabi ni Coach Udoka na team effort ang kanilang ginagawa kada game para manalo at hindi lamang umaasa sa kanilang mga star player. So ang kanyang sinasabi nga, mga idol, na iba ang team ng Boston Celtics, mga idol, kumpara sa mga NBA teams, mga idol, na nakafocus lang sa kanilang mga superstars. Pero anyways, mga idol, ano bang opinion nyo dito sa pahayag ni Coach Ime Udoka? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman ay pag-uusapan nga natin ang sinabi ng isang NBA scout, mga idol, sa Western Conference patungkol kay Karl Anthony Towns. Ayon nga sa isang NBA scout na to, mga idol, hindi nga daw deserve neto ni Kat ang supermax contract mula sa Timberwolves dahil paminsan ay pawala-wala at hindi nga siya consistent. At meron nga siyang point dyan, mga idol, dahil nung playoffs nga ay kitang-kita natin round 1 against sa Memphis Grizzlies. Kung saan, mga idol, nung game 1 nga nila ay nagtala siya ng 29 points, sa game 2 naman ay 15 points na lamang, game 3 8 points, tapos sa game 4 33 points. Hindi nga consistent si Kat, mga idol, ang pinupunto na itong NBA scout na ito. Kaya nga hindi niya daw mapagkakatiwalaan ng supermax contract itong nga si Karl Anthony Towns. Pero kung tutusin nga natin, mga idol, medyo bata-bata pa itong si Towns at 26 years old pa lamang. Meron pa at malaki pa ang room for improvement at meron pa nga rin siyang 2 years na natitila sa kanyang kontrata ngayon para maging deserving sa supermax contract. Pero anyways nga, mga idol, para na sa ating panghuling balita, pag-uusapan natin ang NBA player, Dallas Mavericks na player noong 2011 na si Deshaun Stevenson na ibibenta niya nga daw, mga idol, ang kanyang championship ring noong 2011 nung nanalo nga siya kasama ang team ng Dallas. At unfortunately, mga idol, hindi nga malinaw kung ano ang dahilan ng kanyang pagbebenta. Pero sa ngayon nga, mga idol, sa auction, itong kanyang championship ring na ibinibenta ay so far ay may presyo ngang $34,455 o kung sa ating pera naman, mga idol, ay 1.8 million pesos. At yan ang alamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!